Hello guys, welcome sa aking channel. So this vlog is magtuturo sa inyo kung paano mag-repair ng Aerox panel gauge na nagka-sunburn kagaya nito. At bago tayo magpatuloy guys, please subscribe my channel and click na rin sa notification bell para mas updated pa kayo sa ating mga panibagong videos na paparating. So ito po ang nangyari. Halos wala na po tayong makikitang numero. Kahit i-start pa natin, yan po siya ngayon. Isa din po ito sa mga problema ng mga Aerox user. Kaya baklasin muna natin to guys. Ito nga pala yung mga kailangan natin sa pag-repair. Una, pump or vacuum, soldering lead, soldering iron, at ang ating papalitan, polarized film. So, babaklasin po natin ito para mapalitan na natin. Ngayon, kukunin natin lahat itong tornilyo na nakakabit sa ating panel gauge. Ngayon, nakukuha na po natin ang kanyang cover. Ito yung main problem ng ating dashboard na ating papalitan. Ito yung i-repair natin. Dito sa kanyang dashboard, aalisin natin yang isa-isa sa kanyang hilera. Kung makikita nyo, ito yung dapat gawin. Tatanggalin natin para makuha natin yung dashboard ng ating Aerox 155.
So ayan, natanggal na po natin lahat. Kaya kukunin natin tong kanyang motherboard. Sa pagtanggal nga pala, medyo mahirap siya. Pero ingatan nyo lang siyang tanggalin. Tapos, sa pangalawa, dahan-dahan lang po nating itulak para makuha po natin kasi nakarugby siya. Medyo mahirap siyang tanggalin. So itong nakikita nyo, ito yung papalitan natin na bago. Pero before that, kukunin muna natin yung mga rugby na nakadikit sa kanyang pin. Susungkitin po natin siya gamit ang ating cutter or blade. Kukunin natin to para mapalitan natin ng bago. Okay, natanggal na po natin. Ito po yung ating papalitan. So, bago natin ilagay ang polarize, lilinisin lang muna natin ang kanyang adhesive. At ito, pinunasan lang po namin. Ang paggamit nga pala sa paglinis is pwede yung wet tissue. Pero yung sa amin, kakaiba, face mask. So ito po yung ipapalit natin na polarizer. Nabili nga po pala namin ito sa Shopee. Nag-order lang po kami doon. So ididikit lang po natin siya gamit ang ating scrub. Pero yung ginamit namin is ID lang. Kasi low budget na, wala nang pambili. So ito, isasauli na po namin sa kanyang panel. Sa pagbalik nga pala sa kanyang panel ay dahan-dahan lang po nating ilagay. Aalalayan lang po natin para hindi siya maputol. Okay, ngayon pwede na natin po siyang ibalik sa kanyang motherboard. Kung kanina is dahan-dahan natin siyang ibinalik sa kanyang panel, dito mas ingatan nyo pa para hindi maputol. Kasi sayang naman ito na yung last tapos maputol pa. Baka hindi na gagana yung ating dashboard. So ingatan lang po natin. Nga pala guys, okay lang na hindi natin lagyan ng rugby. Wala namang problema. So ito, pagkatapos po natin siyang ilagay sa kanyang motherboard, ihinangan muna natin ulit kagaya nung una. So ayan, naibalik na po natin lahat at natapos na po nating nahinang.
lahat isa-isa. Pwede na po natin siyang i-try na ipaandar. Kung successful ba yung ginawa natin? I hope na maganda yung resulta ng ating ginawa. Medyo kinabahan na talaga ako. Kaya yan na. Matatry na natin. Okay. Successful. Nice. So yan. Gumagana nga yung ginawa natin. So, madali lang pala siya, guys. Kung gusto nating matuto, paghihirapan talaga natin, 'di ba? So, salamat. 'Yun lang ng video na 'to. Dito na nagtatapos. Sana may kuha kayong idea kahit konti lang para naman makatulong ito sa inyo. Tsaka gawin niyo 'to, guys. Huwag kayong matakot. Dagdag kita na rin ito para sa atin. Kung may mga kilala kayo na may Aerox, tapos ganito yung nangyari sa kanilang dashboard, pwede na kayo na ang mag-repair sa kanila. So ayun, salamat guys. Paki-subscribe lang po ng ating channel. Ride safe.